Okay. Good day once again. Ang itatry naman nating ipaliwanag ngayon for our lesson 1 after the basic familiarization is how to start the emergency generator. So, pipiliin nating initial condition is yung cold ship. Ayan. Pindutin natin itong cold ship. Ayan. And then, pindutin natin yung F6 or F7. Pag pinundot natin F7, mapupunta tayo dito sa tinatawag na process overview. Ayan. So, sa baba, process overview. Pwede natin dito pindutin na yung tinatawag na process directory. Ayan. So, sa process directory, makikita natin dito yung number 78 or the emergency generator na picture name. Pindutin natin yan. Ito ngayon yung susubukan nating paandarin. Pero katulad ng pagkaka-explain ko dun sa basic familiarization, ang simulator is not only to run the engine, but ito ay kailangan mapatakbo mo rin ng maayos. At para mapatakbo mo ito maayos, kailangan ma-check mo yung mga other parameters bago mo paandarin yung makina. So let us start from bakit ba siya tinawag na emergency generator. By the word emergency, yan. So in case na mawala ng kuryente or in case na walang kuryente, cold ship yung katulad ngayon, paano ba natin malalaman na walang kuryente? Let us go back do sa process directory. Yan. Tingnan natin yung tinatawag nating electric power plant or 70. Pindutin natin to electric power plant. So dito makikita natin na merong mga SG, DG1, DG2, TG, and EG. Kasi para maintindihan natin bakit siya tinawag na cold ship. And para din alam natin bakit siya tinawag na emergency generator? Kasi napaka-importante sa isang engine personnel na naiintindihan mo bakit mo pinapaandar, bakit mo ginagawa ang mga bagay-bagay. Kasi kung maintindihan mo to, mas magiging responsible kang engine personnel, lalo na kung official ka na. At dito ngayon makikita mo lahat ng breaker ay naka-open. Yan. Open, ibig sabihin, walang dumadaloy na kuryente sa bawat generator from SG, DG, DG1, DG2, TG or turbo generator and emergency generator. And then meron pa tayong pwedeng panggalingan ng electric or kuryente. Ito yung shore power. Lalo na kung nakadikit yung barko sa mga puerto o kaya naka-dry dock. Minsan, yung barko, sinusupplyan ng kuryente galing sa shore. Ayan. And makikita nyo, itong breaker neto or the cable is naka-open. Ayan. Walang tuloy-tuloy na linya. So, the breaker is also open. Ayan. So, halos lahat ng breaker, makikita nyo, naka-open. Diba? So, kaya walang kuryente at wala rin tumatakbo. Kaya siya cold ship. Okay. How about emergency generator? So, going back, process directory, or pwede nyong pindutin yung back. Ayan. Pindutin natin back. So, mapapunta tayo sa emergency generator. Again, explain muna natin what is emergency generator. Again, in case of emergency, na wala ng kuryente, nag-blackout, itong emergency generator ang magsusupply sa system natin. Yung tinatawag natin, especially sa emergency switchboard. So, going back, balik natin, process directory, number 73, or the emergency switchboard. Pag pinindot natin, makikita natin yan. Ito ngayon yung emergency switchboard. Ito yung sinusupplyan ng emergency generator. So, dito makikita rin natin yung emergency generator. Ayan, yung pinaka-drawing niya. 78, ibig sabihin galing ito sa emergency generator. Pindutin natin itong 78. Mapupunta tayo dito ngayon sa emergency generator. Paano naman tayo mapupunta doon sa emergency switchboard?
pipindutin natin itong 70. Yan. Ah, sorry. Emergency switch word is emergency bus bar. Ayan, ayan. Ayan. Punta tayo na 73. Ayan. Okay. So, from emergency generator, susuplayan niya itong emergency switchboard. Ayan. Ano yung mga susuplayan niya? Yun lang mga essential na kailangan may kuryente in case of emergency. O, for example, ngayon, cold ship, para lang mapatakbo yung system ng barko. One is steering gear. Ayan. Ayan. Steering gear. Emergency fire pump. Steering gear, parabawa, na wala nang nag-blackout. So, running the emergency generator, makukontrol mo pa rin yung direction ng barko because the emergency generator will supply power do sa steering gear number 2 natin. Then, emergency fire pump, in case of emergency na sunog, meron kang pamatay ng sunog. So, yan. Emergency operating panel, emergency transformer, emergency air compressor para sa mga generator natin, may start pa rin natin kahit wala ng main air compressor, main battery charger, starting battery charger, starboard lifeboat winch, and port lifeboat winch. Kasi in case of emergency, kailangan meron ka pa rin power para maibaba mo yung mga lifeboat mo. And then the elevator system. But in case of emergency, we try not to use the elevator kasi baka mamaya matrap tayo. Others are DG number 1 lube oil priming pump para mapaandar mo pa rin yung generator mo. Number 2, DG lube oil priming pump. And then the DG number 1 and 2 preheating para maiinit mo yung makina mo. And then the engine room supply pan para may supply pa rin ng hangin yung ating engine room. And then exhaust. Para hindi tayo medyo meron pa rin way para matanggal natin yung mga exhaust natin dahil pwede tayo masupagit yan. And then the auxiliary seawater pump. Ayan. Kasi kung we are using the emergency generator, hindi natin pwedeng magkaroon ng malaking bomba kaagad. So, mga maliliit lang yan. One is the auxiliary seawater pump para masupplyan ng cooling system yung ating mga seawater system. And then we have the auxiliary low temp freshwater pump. And then the auxiliary high temp fresh water pump and then the bilge water separator. Maliliit lang yung bomba na yan. Kasi maliit lang naman yung emergency generator natin. So, going back, emergency generator. So, tingnan natin yung data. Ayan yung data. The data ng emergency generator natin, the engine power is only 250 kilowatt. The speed is 1,800 RPM. The generator rating is 200 kVA. The voltage is 440. The frequency is 60. And the power factor is 0.90. So, again, if you are very familiar with the how to navigate, makikita mo itong mga detalyeng sinasabi ko. Kasi, kung magko-concentrate ka lang sa pagpapatakbo ng machineries, without really understanding ano yung mga important parameters, mapapatakbo mo siya. Ang tanong, baka mamaya, hindi ka nakaset ng tama. And then, eventually, mag-breakdown din. Okay. Balik tayo dun sa emergency switchboard. Emergency bus bar, which is 73. Ano pa yung mga sinusupplyan niyan? Pag ito nag-close, ang sinusupplyan niya, ito, emergency bus bar ito, yan. Section 1, A1, feeder panel. Section B1, feeder panel. Ano pa? So, from the emergency transformer, yan. Makikita natin may line dyan papunta rito. Dito sa tinatawag nating emergency transformer. Ano ba emergency transformer? The emergency transformer, the power rating is 90 kVA. The primary voltage is 440. And the secondary voltage is 220. Ibig sabihin, mag-i-step down. From 440, magiging 220. Kaya nga ito ay emergency 220 volts bus bar. Ano mga sinusupplyan yan? Light panel ng bridge, light panel ng engine room,
light panel ng deck, light panel ng accommodation, and spare. Ano ibig sabihin nun? In case of blackout, may kuryente pa rin, ay may ilaw pa rin yung mga lugar na nabanggit na yan. And then, another is yung nautical distribution panel, radar system panel, radio equipment panel, and lifeboat battery charger. Ayan, napaka-importante nung lifeboat, di ba? That in case of emergency, tuloy-tuloy pa rin yung kinakargahan para yung makina ng lifeboat mapaandar natin. Diba? Kasi baka na-lower nga natin yung lifeboat, di ba? Starboard lifeboat wings. Hindi naman natin may paandar. Kaya siya ay mga emergency. Ito ay napaka-essential. Again, you can run the generator. Pero ang tanong, bakit siya tinawag na emergency generator? Ito na yung dahilan. So, dito may mapapansin ka rin, main battery charger and the starting battery charger. Kung mapapansin nyo, may line again. There are two lines. Ayan. So, itong principle ng battery charger is from 440, kung mapapansin nyo, to 22 volts. Ayan. So, parang step down din ito talaga. Ayan. Kasi nga, battery. Ano? So, anong mga sinusupplyan nito? Main switchboard, nautical instrument, remote control, elevator control, fire alarm system, inert gas, and the DC 24 volts lightning. So, ito ngayon yung tinatawag nating DC 24 volts bus bar. So, hindi siya basta ordinaryong transformer lang. Kailangan niyang ma-convert yung AC na 440 into DC 24 volts o direct current. Using the simulator, maipapakita natin yung mga flow. Ayan. Magkaka-idea ngayon, saan ba pumupunta yung mga electrical na to? So, dito sa kanan, meron tayong resistance. Ano? So, ayan. Pwede nating, for example, piliin natin yung 440. So, pwede natin check yung resistance ng R or line 1 or S, line 2, and T or line 3. Ayan. Pwede nating ma-check yung mga yan. Kung 220 naman, ayan, pwede rin natin check yan para malaman natin kung may problema yung mga line. Okay, or the 24 volts, DC 24 volts. So, ayan. So, may mga gamit yan, no? And then, dito sa kabila naman, gawing kanan, ayan, itong tinatawag na AC 440 volts bus bar. Dito, makikita mo kung gaano ka yung voltahe. This is 440. This should be at least 440. And then, sa baba niya, the AC 220 bus bar, 220 volts bus bar. So, dito, mamamonitor mo at least kung 220, dapat at least 220 ang magre-rehistro dito pag tumatakbo na yung generator. Okay? So, if this is the emergency bus bar supplying from the emergency generator, kung mapapansin nyo, may other line. Ayan. Pwedeng lumipat doon. Pwedeng, pag normal na, itong emergency generator, masusupply yan galing dito sa 70 at saka 72. Ayan. Ayan. But actually, galing siya sa 72. Ayan yung makikita natin. No? May breaker that will supply the emergency switchboard. Ayan. No? Ayan. Papunta sa emergency switchboard or number 73. Pindutin natin yan, mapupunta ulit tayo sa emergency switchboard. Ayun. Kasi kung normal operation na, mamamatpapatayin na natin to emergency generator kasi gamit lang to in case of emergency. But during normal operation, pindutin natin back. Ayan. So dito nang gagaling yung supply. Pag na-detect na system na wala nang nanggagaling dito sa linya na to na kuryente, doon tatakbo yung emergency generator natin. And then, susupplyan niya ng kuryente itong mga nabanggit nating mga emergency feeder funnels, including this emergency 220 bus bar and the DC 24 volts bus. Pero ngayon, wala nang emergency naman. Nanggaling lang siya sa cold ship. Ibig sabihin, walang tumatakbo mga generators. So, we need to use the emergency generator para lang makapagsimula tayo. So, now, naintindihan na natin. So, let us try to start the emergency generator.
Before we start, we need to check the level of the lube oil. We need to check the level of the DG tank. And we need to check also the level of the freshwater tank. There are two ways. Check din natin yung control. Engine control. Sa ngayon, naka-manual siya at naka-stop siya. At mapapansin natin, walang nakailaw ng mga indicator or LED light. At hindi rin naman naka-trip. So, pwede nating checkin yung linya. Ayan. Nakabukas ba lahat? Kasi baka mamaya naka-isolate yung mga barbula. Checkin natin. Ganun din naman sa freshwater system, yung blue line. Ayan. So baka mamaya may mga barbula na nakasara. And then, the diesel oil. From the day tank, this is the booster pump. And then, lahat ng barbula nakabukas, including the filter, ano? Ayan. At mapapansin nyo, may return papuntang DO day tank. At kung maubos na o mabawasan yung laman ng day tank, meron naman siyang galing sa service tank. Ayan. And then, there is another pump. At kung puno na, meron siyang recirculation. Ayan. Nadidetect na itong system na to gamit yung linyang mga parang dotted line na block na yan. Nadidetect niya pagka puno na itong barbula na to, i-recirculate niya papunta sa DO service tank. Kasi hindi pa para itong lip pump na to. Kung mapapansin nyo, yung naka-attach siya dun sa generator. Kaya tuloy-tuloy lang under niyan. Kaya pag puno na to, kailangan meron siya mga pagbabalikan. Yan. Paikot-ikot siya ngayon dyan. Yan, ikot dyan, tapos babalik dyan. So now, ready na siya. There are two ways to start. One is by battery, for example. So number 73, ano ba yung 73? Diba? Yung 73 is galing yan sa emergency switchboard. Assuming na walang karga yung battery natin, pero dito makikita nyo mayroong karga, 22.46. So kaya, pwede nating paandarin yung emergency generator natin gamit ang battery. Or, pwede rin nating paandarin gamit naman yung hydraulic accumulator. Ayan. Itong yellow line na yan, mga dotted line na yan, ito yung oil reservoir ng hydraulic. Merong lip pump or hand pump. Tapos, ito yung barbula niya pagka-ready na yung system. Bawa, nagkaroon na ng around 150 bar. Pwede mo nang buksan yung barbula na to start the generator. Again, one is using battery and one is using the hydraulic. So, in case na pumalya yung battery, meron ka pang hydraulic. As long na hindi nagli-leaking yan, properly maintenance, magagamit mo siya. Let us try first the hydraulic. So, i-on natin itong hand pump na to para magbomba itong ano to, itong hand pump na to. But before that, we need to press F1 para yung ating simulator ay mag-run. F1. As you can see, from freeze naging running. The hand pump now will start to pump and raise the pressure. Let us try to raise the pressure until 150 and then we switch off the hand pump. Subukan natin isang hydraulic at isang battery para makita natin kung tatakbo ba siya. At the moment, tumataas na yung pressure, malapit na sa 150, pwede na natin siyang i-switch off yung hand pump. So, again, this is the start. Pipindutan natin yan para tumakbo yung generator natin. Obserbahan din natin yung RPM mamaya pag pinaandar na natin. And then, obserbahan natin yung mga yan kung magbabago yung mga pump na yan pag tumakbo na yung generator kasi nakakoupled dyan. Okay? Start. So, as you can see, nagkaroon ng pagbabago ang kulay ng mga bomba. Including the color of the pump, ano? Ayan. Naging active sila. Ayan. Tumatakbo na ngayon at ang RPM niya is 1,832. Check the data.
So the data, sabi dito is 1800 RPM. Yon. Ngayon, ang kasalukuyang RPM is 1836. Very kano no, very close. So, pero wala pang frequency. Yan. As you can see, meron na ring ilaw running, kulay green. And then yung load niya o yung power niya is 7.96. Yan. Okay. Close natin ang data. So, ipara muna natin. Yan. Para muna natin para i-try naman natin yung start ng battery. Para natin. Yan. So, as you can see, yung RPM nag-uumpisa mag-drop. 1,000 from 1,800 naging 800 na lang ngayon. Yan, 725. And then, nawala na rin yung ilaw. Hintayin lang natin na mag-zero. Ayan, nagbago na rin yung mga kulay ng mga pump. So, ibig sabihin, nakapara na yung generator. Emergency generator. Let us try yung gamit yung battery. Yan. Gamit yung battery. Ano? Coming from this dito. Main switch po. Ah, galing dito. Ayan. Emergency generator. Ayan. Galing dyan yan. Ayan. Punta natin yun. 73. So, start natin. Eto, start natin. Gamit yung battery. Tingnan natin kung gagana. Kasi nakikita naman dyan, may 22.57 volts. So, gumana. Ayan, tumakbo. As you can see, nagbago na naman ang kulay nila. So, this is really very important. Ano? Matest mo both starting. Whether it is hydraulic or electric. Kasi nga, emergency siya. This is really very essential equipment sa atin sa barko. Understanding the emergency generator is really very important. Yung iba, natatakot sila mag-test kasi minsan hindi nila masyado nauunawaan. So, mayroong alarma, no? So, i-acknowledge natin, pindutin natin ito para makita natin ano yung ma-alarma. Ang uma-alarma is 49.33 daw yung sludge tank. Kasi ang limit niya is between 50 and 90. So, ma-alarma siya kasi mababa. I-accept natin yan. Yan. So, mawawala yung pag-blink nung red. Kaya lang, maingay. Close natin to. Para hindi tayo maingayan, pindutin natin silence. Ganun ba ka-importante kagad yung sludge natin during the starting emergency generator? Hindi. Kaya for the meantime, medyo huwag muna natin siyang pansinin. We focus on the emergency generator. Na ngayon ay tumakbo using the battery. So, we will now proceed to number 70 o panel number 70. Tingnan natin yan, 70. So, ayan, mapupunta tayo ngayon sa electric power plant number 70. Asan yung emergency generator? Ito. So, we have to switch on the voltage para magkaroon ng voltahe. Ayan, zero ang voltahe, zero ang frequency. Isi-switch on natin ito para magkaroon ng voltahe and then frequency. As you can see, meron na siyang 441 and 61 frequency. So, ibig sabihin, ready na. Pwede na natin i-on yung breaker ng emergency generator. Yan. Susubukan natin i-on ito kung papasok. Yun. Pumasok. Ngayon, sinusupplyan niya na ngayon yung emergency bus bar. Yan. Punta tayo ngayon ng 73. So, ako, as you can see, ayan, nag-close na yung mga yellow na to. Ayan. Close na rin yan. And then, open dito. Ibig sabihin, hindi dito nang gagaling yung power or yung kuryente. Ayan. And as you can see, the voltage is 441. So, ibig sabihin, may mga dumadaloy ng kuryente dyan. Pwede na nating umpisahan na i-close yung mga breaker. So, sa electrical kasi, pag i-on mo, ang ibig sabihin, dapat i-close mo yung breaker. Pindutin natin yan. So, wag lang pindutin ng pindutin. Kailangan alam din natin kung ano yung pinipindut natin para alam natin kung ano yung na-i-on na natin. Kaya nga yung iba, na pindut lang ng pindut para lang mapatakbo. So, that is not the best way para gamitin yung simulator kasi sayang, napakaganda niya, ang daming maituturo sa atin. Kung talagang magiging
mas masisilipin mo lang mabuti ano yung linyang maliliit na to, it will tell you a lot of things na magagamit mo pag sakay mo sa barko. So again here, emergency transformer supplying the 220 or the step down transformer. So bakit siya tinawag na step down? Most likely, yung secondary coil is mababa ang mas kakaunti ang winding. So nakailaw, ibig sabihin meron na, pwede na, pindutin natin. O, ayan. So now, our emergency bus bar, ayan, is supposed to be 220, it's around 230. Pwede na rin nating i-on yung mga breaker na to para in case of emergency, ayan, may mga ilaw na gagana. Ayan. Ayan, light relay. Ayan, may mga light relay pa. So, ito naman. Ayan. So, okay. Pwede na rin natin itong i-on yung mga ito. Ayan. Ayan. Para meron siyang supply ng 24 volts DC. And then, ayan. Okay. And then, itong dalawang linya na to, this is one, and this is air supply pan 2 and engine room exhaust pan. This is the good thing about simulator, ano? Makikita mo yung mga nakalagay dyan is 71 or two main switchboard. Tingnan natin, 71, pindutin natin. So ayun siya, from 73, from ESWB or emergency switchboard. Ayan, from pindutin natin, from 73. So naman, 271, pindutin natin. Ibig sabihin, sinusupplyan ngayon ito ng emergency switchboard. So, pwede na nating i-on ito. Ang supply nito ay hindi nang gagaling dito sa main switchboard. Nang gagaling siya sa emergency switchboard. Pwede na natin. Yan. Kaya yan ay pwede na rin paanda rin. So, okay. So, now, balik tayo sa emergency switchboard para i-check. Balik tayo sa emergency generator para i-check. So, tingnan natin yung mga parameters niya. For example, temperature, or RPM, yan, temperature, frequency, level ng langis, yan. Level ng tangke, ayan. Ayan. Level ng mga diesel oil. So, kung ito lang ay merong mga ano, no? Yung thermometer, local thermometer, pwede rin checkin yan, dapat checkin din yan para makita natin. And then, kung meron yung dipstick sa actual, pwede mong checkin. Ayan. Hindi lang level na bumababa ang chinecheck, dapat level din na tumataas kasi emergency generator to. Baka mamaya yung tubig nitong ating cooling water ay napupunta sa langis. Ayan. Pwede rin mangyari yon. So, pwede rin checkin mo dito yung sounds ng makina nito. Kailangan pakinggan mo rin. Baka mamaya mayroong tunog na hindi maganda. Okay. So, what else? So, mukha namang okay. So, for the meantime, hanggang doon lang muna. And then, our next preparation is, siyempre, kailangan natin i-prepare yung seawater system. Sorry. Balik tayo. Balik muna. Balik. So, if the emergency generator is okay, so, we can now proceed with other preparation, like for example, the seawater 01 or seawater and the starting air 59. Yeah, starting air. So, yan yung mga importante, no? And then the fresh water system, fuel system, and then the lubricating system. Yan. Tsaka yung mga heating. And of course, kailangan din natin i-ready yung ating mga ventilation system, sewage treatment plant, what else? Service air system, refrigeration system, yan. Yung mga kailangan nating i-ready. Yan. But first, yung seawater system,
starting air system. Bakit? Kailangan natin mapaandar yung diesel generator natin. Kasi the emergency generator is very limited lang yung power capacity niya. So, para papaandar natin yung the rest of the system, we need the diesel generator, at least isang diesel generator. So, for the meantime, yun muna. And I hope na makatulong. So, kung meron mang kulang sa ating paliwanag o meron mang konting di malabo, just make your comment or suggestion para maisama natin sa mga susunod nating discussion. Thank you.